Si Ethan Burke ay isang espesyal na ahente mula sa Seattle na naatasan na mag-imbestiga ang pagkawala ng dalawang kapwa-ahente na sina Heavens at Kate na sumusunod sa mga lead. Siya kasama ang kanyang driver ay nakarating sa City at Idaho at nagsimulang tumingin sa paligid sa kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad nang sila ay abala sa pag-uusap, isang truck ang biglang pumasok sa kanila at ang screen ay naging itim nang magising si Ethan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hospital bed sa kalapit na bayan ng Wayward Pines, isang nurse na si Pamela Pilcher, aka Pam, ang nag-aalaga sa kanya. At ipinahayag na ang kanyang driver ay namatay. Ang aksidente. Kakaiba, bakante ang ospital at si Ethan lang ang pasyente doon. Tinanong niya ang nurse Pam tungkol dito, sarkastikong sagot nito sa mga tao sa bayang ito. Hindi kailanman nagkakasakit. Pagkatapos ay sinubukan ni Ethan na tawagan ang kanyang pamilya. Ngunit nang hilingin niya ang kanyang mga gamit ay ipinahayag ni Pam na ang lokal na sheriff ay may mga ito pabalik sa Seattle, ang amo ni Ethan, ipinaalam ni Adam sa kanyang asawa. Teresa na nagkaroon ng aksidente sa sasakyan, nakilala ang bangkay ng driver. Walang kahit isang bakas ng labi ni Ethan sa kanilang pandinig na ikinagalit ni Teresa. At nanginginig niyang ibinabahagi ang balita sa kanilang anak. Nasa ospital na ako, paulit-ulit siyang humihingi ng phone para makontak niya ang pamilya niya pero nagdadahilan si Pam tuwing nagsasawa. Nilabas niya ang IV niya, nagsuot ng damit at umalis. Sa kabila ng mga protesta ni Pam, pagkatapos ay lumabas siya sa lugar ng ospital at gumala sa paligid ng bayan na mukhang walang kakaiba sa unang tingin. Maya-maya, pumasok siya sa isang bar na may kasamang bartender Beverly Brown, hinahayaan siyang gamitin ang kagad niyang tinawagan ng kanyang asawa ngunit ang telepono ay napupunta sa voicemail kaya nag-iiwan na lang siya ng mensahe bago iwan ang mabait na Beverly, ibigay ang ilang address sa kanya na nagsasabing, maaari niya itong bisitahin muli kung kailangan niya ng tulong sa pagsunod dito habang naglalakad si Ethan sa kalye. Natuklasan niya na ang Crickets of Wayward Pines ay kuliglig lamang. Mga tunog na pinapatugtog mula sa mga speaker, ito ang unang indikasyon na ang bayang ito ay isang kakaibang nangyayari. Maglaro man lang sila ng Taylor Swift kinaumagahan at pinalayas ng clerk ng hotel si Ethan nang hindi niya mabayaran ang kanyang kwarto nang walang ibang mapupuntahan, tumungo siya sa address ibinigay sa kanya ng bartender na si Beverly ngunit nalaman niya na ito ay nakakatakot na abandonado. Nang pumasok siya sa loob, laking gulat niya nang matuklasan niya ang isang nabubulok na bangkay na pag-aari ng kanyang kaibigang si Evans. Isa sa mga espesyal na ahente, siya ay dumating na naghahanap ng walang pag-aaksayan ng oras, si Ethan ay lumapit sa lokal na sheriff, si Arnold Pope at humingi para sa tulong. Gayunpaman, tinanong siya ng Sinister Cup na ito kung paano siya napunta rito. Ipinaliwanag ni Ethan ang lahat at humiling din ng tulong para mahanap ang pangalawang espesyal na ahente. Hinanap niya si Kate, si Hassan pala ay nasa isang romantic relationship sina Ethan at Kate bago siya biglang nawala habang patuloy ang dalawa. Nagsasalita si Ethan biglang naalala ang Nurse Pan. Na binanggit na ang kanyang mga gamit ay kinuha ng sheriff. Kaya tinanong niya kung maaari niyang ibalik ang mga ito, ngunit si Sheriff Pope ay nanunuya at iginiit na wala na silang maiiwan na walang pagpipilian. Ginagamit ni Ethan ang landline ng sheriff at tinawagan ng kanyang pamilya at amo. Ngunit sa parehong mga kaso, maaari lamang niyang iwanan ang mga ito, isang mensahe ng voicemail, nalilito at desperado para sa mga sagot. Siya ay bumalik sa bar mula sa nakaraang araw, hinahanap si Beverly, gayunpaman, sa kanyang sorpresa sa may-ari ng bar ay nagpapakita na walang babae. At sa pangalang yun na works na didismaya sila nagsimulang maging agresibo si Ethan ngunit kinatok siya ng lalaki at tumawag sa isang tao para humingi ng tulong kapag nagising na siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital muli ay psychiatrist. Lumapit sa kanya si Dr. Jenkins at ibinunyag na ang aksidente ay nag-iwan sa kanya ng dumudugong cerebrum. Ito ang dahilan kung bakit nakararanas siya ng dissociative breakdown nang marinig itong si Ethan ay nagagalit at itinanggi ang pagiging delusional na pag-udyok ang mapanlinlang na pan para bigyan siya ng pampakalma. Pagkatapos ay dinala niya siya sa surgery room para maoperahan ngunit buti na lang at dumating si Beverly sa tamang oras. Oras at dinadala siya upang magtipon, nagawa nilang salakayin ng Nurse Pam at makalabas sa ospital na nagtatago sa isang sementeryo, vault. Bago tuluyang kumatok ang gamot na pampakalma, lumabas si Ethan, sinabi sa kanya ni Beverly na ang kanyang kaibigan na si Evans ay pinatay dahil sa pagtatangkang tumakas. Ibinunyag din niya na napadpad siya sa bayan noong 1999. Halos 6 na buwan na ang nakalilipas sa pagdinig, itong si Ethan ay naiwan sa ganap na kawalang paniwala. Ngayon 2014 sa totoong mundo, halos 15 taon matapos mawala si Beverly. Ito ay nagpapahiwatig na ang oras sa mundong ito ay gumagana ng iba kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Makalipas ang ilang 2 oras, nagising siyang mag-isa sa vault ng sementeryo at gumala pabalik sa bayan. At ang nakakapagtakap, may nakita siyang babae na kamukha ng nawawalang ahente. Hinahanap niya ang dati niyang partner at love interest na si Kate, kasama niya ang asawa niyang si Harold, si Bollinger na isang lokal na laruan, may-ari ng tindahan, si Ethan ay palihim na sinusundan ng duo sa kanilang bahay at mga singsing. Ang doorbell noong una, si Kay ay nagkunwaring hindi siya kilala at kakaiba ang kinikilos ngunit nang napagtanto niyang hindi makikipaglaro si Ethan. Bumulong siya na pinapanood nila tayo na tinutukoy ang isang CCTV camera na nakatago sa ilalim ng ceiling fan. Kate at ipinahayag na siya ay naging sa Wayward Pines sa loob ng 12 taon. At ito ang dahilan kung bakit siya ay mukhang mas matanda. Gayunpaman, imposibleng maniwala si Ethan dahil nakilala niya ito 5 linggo nang nakakaraan. Ipinapahiwatig nito ang oras sa Wayward Pines na tila gumagana ng iba habang ang mga tao ay mabilis na tumatanda dito na sinusubukang ibunyag ang katotohanan tungkol sa bayan.
Sinubukan siyang bambahin ni Ethan ng ilang katanungan ngunit sinabihan lang siya ni Kate na umalis at sinabing hindi ligtas dito matapos na hindi pinansin ng kanyang matalik na kaibigan at ang taong hinanap niya ay nagpa siya si Ethan na mas mabuting tumakbo siya para dito. Mabilis siyang nagnakaw ng kotse at sinubukang tumakas sa misteryosong bayan pababa, ngunit sa kanyang sorpresa pagkatapos ng bawat 20 minuto patuloy siyang nagmamaneho pabalik sa bayan na parabang ito ay konektado sa isang walang katapusang loop na nabigla, bumaba siya ng kotse at sinubukang humanap ng exit sa kakahuyan, gayunpaman, nakakita siya ng isang napakalaking kongkretong pader na may nakuryenteng bakod sa itaas. Ang karatula sa bakod ay nagbabala sa kanya na bumalik. Kung ayaw niyang mamatay pagkatapos ay makakakuha tayo ng aerial view ng bayan na lumalabas na isang lambak ng bundok na napapaligiran ng mga kongkretong pader. Si Ethan ay muling sumakay sa kotse at sinubukang magmaneho ngunit sa pagkakataong ito ay dumating si Sheriff Pope at hulihin siya pagkatapos lamang ng 18 cycle sa lugar at sumigaw. Huwag mong subukang iwan si Mr. Burke, panuntunan yan. Numero 1. Ang pangalawang panuntunan ay hayaan ang sheriff na magsuot ng iyong damit na panloob. Sa kabutihang palad ay inilabas si Ethan na may lamang babala at inutusan siyang manatili sa loob ng kanyang silid sa hotel. Siya ay gumugugol ng ilang oras doon, ngunit kalaunan ay naiinip dahil ang lugar ay walang mga computer o internet. Pagkatapos ay pumasok siya sa parehong abandonadong bahay kung saan niya nakita ang bangkay ng kanyang mga kaibigan kanina. Nakakagulat na nandoon pa rin ang bangkay sa kabila ng kanyang pagpapalim sa mga opisyal tungkol dito habang sinisiyasat niya ang nakukuha ang eksena. Nakakita siya ng kakaibang notebook sa but ng kanyang mga kaibigan ngunit bago niya ito mapanatili kay Sheriff, dumating si Pope na may dalang baril at tinakot siya sa susunod na eksena. Tumungo si Ethan sa bar at sa pagkakataong ito ay nandoon si Beverly. Ipinaliwanag niya na gusto niyang pag-usapan pa ang tungkol sa kaibigan niyang si Evan. Kaya't pinatugtog ni Beverly ang musika at pinakiusapan siyang sumayaw sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan nilang mag-usap ng tahimik dahil may mga mikropono sa ilalim ng barstools at para masagot ang kanyang tanong, ipinahayag ni Beverly na binalak din niyang takasan ang kahabag-habag na bayan noon at ang kanyang kasabwat ay walang iba kundi si Evans. Tinulungan ni May ang escape plan siya sa notebook niya na flawless kuno. Gayunpaman, sa araw ng kanyang pagtakas, siya ay nahuli at napatay nang marinig ang lahat ng sinabi ni Ethan na mahahanap niya ang notebook at mga dahon. Kasunod nito ang bar, pumunta siya sa Bollinger Toy Shop na pagmamay-ari ni Kate at ng kanyang asawang si Harold. Siya ay humarap sa kanya ng mag-isa at hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari, ngunit tulad ng nakaraang panahon, si Kate ay hindi nagpahayag ng anumang bagay na natatakot na sila ay pinapanood bago umalis si Ethan. Nakikita niya ang isang paunawa sa pintuan na nagbabasa ng ilang mga tagubilin tulad ng huwag subukang umalis, huwag pag-usapan ang nakaraan. At laging sagutin ang telepono kung ito ay magre-ring mamaya, si Ethan ay palihim na pumasok sa loob ng morgue ng bayan at matagumpay na nakuha ang the notebook mula sa bangkay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Beverly at ipinakita sa kanya ang mapa ng lugar sa tulong kung saan maaari silang makatakas sa umaasa na si Beverly ay sumang-ayon na tulungan siya at inalis ang tracker na itinanim sa loob ng kanyang balat. Lumalabas na ang lahat ng mga residente ng naliligaw na Pines ay pinangangasiwaan ng mga naturang taga-subaybay. Pagkatapos nito, namasyal sila sa palengke kung saan sila tumakbo sa Ballinger's Gate na masaya. Na nakahanap na ng partner si Ethan kaya niyaya niya ang dalawa para maghapunan. Sa susunod na gabi kinabukasan, iniwan ni Ethan ang kanyang tracker sa loob ng kanyang silid sa hotel at gumala. Pagdating niya sa kagubatan, upang itago ang mga nakatakas na supply, napansin niya ang isang lalaki na bumabaril sa isang tao o isang bagay sa kabila ng electric fence. Gayunpaman, hindi ito pinapansin ni Ethan at umalis upang makipagkita kay Beverly sa labas ng kanyang tahanan. Ipinaliwanag niya na ang hapunan ay magiging perpektong pagkakataon para makatakas sila. Ang kailangan lang gawin ni Beverly ay pumasok sa banyo at doon itago ang kanyang tracker para makatakas sila ng walang bakas nang pumayag si Beverly. Pero sobrang kinakabahan siya bilang ulo ng dati niyang partner na si Evans. Nahuli rin noong gabing yun habang naghahapunan habang nag-uusap ang dalawang set ng mag-asawa. Tumayo si Ethan at dumiretso sa banyo para mag-inspeksyon. Kung may mga kameraman sa kasamaang palad habang wala siya. Kinabahan siya na binanggit ni Beverly ang kanyang nakaraang buhay na isang paglabag sa pangalawang tuntunin. Sinubukan niyang ibahin ang usapan, ngunit tila nahuli na ng Bollinger ang kanyang mga intensyon. Kaya naman, sa sandaling bumalik ang kanyang payat, itinago niya ang kanyang tracker sa banyo at ang mga dahon kasama niya sa labas. Nagsisimulang matakot si Beverly tungkol sa mga kahihinatnan kung bigla silang mahuli sa lahat ng mga telepono sa bayan. Magsimulang bumangon si Ring at isang malaking grupo ng mga tao ay lumabas upang hulihin sila Ethan at Beverly tumakbo para sa kanilang buhay ngunit sila ay naghiwalay sa huli ay nahuli. Pagkatapos ay kinaladkad si Beverly sa town square kung saan naghihintay sa kanya ang sheriff at isang malaking grupo. At habang pinagmamasdan ni Ethan mula sa kalapit na gusali ang sheriffs, hinihiwa ang kanyang lalamunan na nagsasabing. Ganito ang nangyayari kapag may nagtangkang tumakas dito, malalaman natin na si Beverly ay sinumbong sa sheriff ng walang iba kundi ang mag-asawang Bollinger mamaya. Si Ethan ay nagpakita sa Kate's kitchen at inakusahan siyang lumahok sa murder. Sinabi niya sa kanya na 12:57 PM ni Beverly at habang kumukulo ng cake ang tekor, tahimik na ipinagtapat na napilitan siyang ibigay ang mga ito o kung hindi, mabibilang ang kanyang asawa sa kabilang banda, nag-aalala ang asawa ni Ethan na si Teresa na isang linggo na siyang hindi bumabalik.
Sinubukan niyang humingi ng tulong sa amo ni Ethan na si Adam ngunit ipinalam lamang sa kanya nang huli na sila ang nasa kaso at maaaring tumagal ng ilang oras kaya naiwan na walang pagpipilian dumating si Teresa at ang kanyang anak sa punong tanggapan ng Secret Service sa Boise, Idaho kung saan huling nag-check-in siya bago siya mawala ng palihim na nag-login sa isang computer ng opisina. Nahanap ni Teresa ang isang trail na humahantong sa kanila sa bayan ng naliligaw na pines. Gayunpaman, nang lumapit ang dalawa sa lugar na hinayla sila ni Sheriff Pope at Tusong sinasabutahe ang kanilang sasakyan sa ilalim ng dahilan ng pag-aayos ng pagtagas ng langis. Bumalik sa Wayward Pines, sinubukan ni Ethan na tumakas sa lugar sa pamamagitan ng pagtago sa isang truck ng gatas na nakakagulat na may plaka ang Wyoming. Ngunit sa kasamaang palad, nahanap niya ang kanyang sarili sa isang Space Age Supply Depot kung saan may nag-imbak ng mga sasakyan ng mga nakahanap ng daan patungo sa Wayward Pines. Natagpuan din ni Ethan ang nasirang kotse ng kanyang asawa sa gitna ng Bunten, na ganap na natatakpan ng alikabok. Ito ay nagpapahiwatig na ang sasakyan ay naruroon sa loob ng ilang taon. Ngunit bago niya maimbestigahan ang sheriff ay nahanap siya at pinatalsik siya ng pampakalma. Nagising si Ethan sa ospital kung saan ang nurse na si Pam ipinaalam sa kanya na ang kanyang pamilya ay pinalabas na. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa kanilang bagong tahanan na lumalabas na Beverly, dating bahay na nag-aaksaya, walang oras. Nagmamadaling pumunta si Ethan sa lugar at sa wakas ay muling nakasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya sinasabi ang marami, at muli, nakipagsapalaran sa labas upang makahanap ng mga sagot sa ilang sandali pagkatapos na maabot niya ang lokal na istasyon, kung saan natagpuan niya ang nurse na si Pam at ang sheriff. Malalim na talakayan, kahit ano kaagad kinakaharap. Ang sheriff para sa pagiging isang kriminal at ang halos makakuha ng suntok. Pero maya-maya lang ay tumunog ang telepono. At nang kunin ito ni Pam, isang tao sa kabilang panig, ay nag-utos, ang sheriff na tumayo, dahil dito ay napagtanto ni Ethan, ang dalawa ay hindi namamahala at siya ay umalis, pagkatapos ay nakasalubong niya si Kate at isang liblib na bahagi ng kakahuyan at pinindot siya, para sa karagdagang impormasyon, si Kate ay nagpahayag na siya ay nabigla upang mahanap si Evan sa lugar. Ngunit bago siya makahalubilo sa kanila, siya ay pinatay. Ngayon, ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay sa bayang ito ay ang makipaglaro bilang ang patuloy na pakikipag-usap kay Ben. Nakikita sila at ipinapalagay na nag-iibigan sila at mabilis siyang nagmadaling umuwi at ibinalita ito sa kanyang ina at sa sobrang galit, nagpa siya si Teresa na iwan ang kanyang asawa at ang bayan sa ilang sandali pagka-uwi ni Ethan sa bahay lamang at nakakita ng bakanting bahay na may singsing na kasal ng kanyang asawa sa counter. Ang kanyang pamilya habang naglalakad sa kalsada at sinusubukang umalis sa Wayward Pines, biglang dumating ang sheriff sakay ng kanyang sasakyan at pinahinto sila, binanggit na walang makakaalis ng walang pahintulot niya kapag sinubukan ni Ben na mag-alsa. Siya ay marahas na sinalakay ng mapanlinlang na sheriff, ngunit bago pa siya makaatake, dumating si Teresa Ethan mula sa likuran, hain at hinarap siya sa lupa, isang matinding labanan ang naganap na sa wakas ay nauwi sa pagtakbo sa sheriff gamit ang kanyang sariling sasakyan. Kasunod nito ay pinatay siya ni Ethan at kinuha ang kanyang mga susi. Nakahanap din siya ng remote na nagbubukas ng malaking pinto sa harapan nila, habang papasok ang pamilya, sa loob ng sasakyan, narinig ang nakakatakot na ungol at may lumabas mula sa kabilang bakod at sinunggaban ang katawan ni Sheriff Pope na takot na takot. Mabilis niyang isinara ang pinto gamit ang remote at pinaalis kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos nilang marating muli ang Wayward Pines, inihinto ni Ethan ang sasakyan at inilabas ang kanyang anak upang pakalmayan siya. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng kotse at ibinunyag ang lahat sa kanya ni Teresa. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung paano sinusubaybayan ang buong bayan at walang paraan upang makatakas. Ikinwento rin niya kung paano siya napunta rito at ibinahagi rin ni Teresa ang kanyang karanasan. Samantala, isang lalaki ang lumapit sa tabi ni Bennett at gwapo, isang uniforme at isang sulat na si Teresa na kinakabahan, binasa ito, na nagsasaad na si Ben ay kailangang pumasok sa paaralan simula sa susunod na araw, na ayaw ng anumang gulo hanggang sa makahanap ng solusyon, iminungkahi ni Ethan na maglaro ang kanyang pamilya kasama ang susunod na umaga. Kahit ulot sa sheriff station para magnakaw ng ilang baril. Gayunpaman, bagamat malapit na siyang umalis sa alkalde ng bayan, dumating si Brad Fisher at ilang photographer upang batiin siya sa pagiging bagong sheriff ng bayan. Lumalabas na kung may pumatay sa isang tao sa bayang ito, automatiko silang kumukuha ng kanilang posisyon sa trabaho. Naguguluhan si Ethan dito, ngunit gayunpaman, nagpasya siyang kumilos pagkatapos mawala ang lahat, sinisiyasat ni Ethan ang lugar at natuklasan ng isang lihim na kompartimento sa sahig. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang kahon na naglalaman ng lahat ng mga talaan ng mga taong bayan na ikinagulat niya. Ang lahat ng mga tao kasama ang kanilang brad ay aktwal na nakatira sa ibang lungsod bago napunta dito. Samantala, dumating ang nurse na si Pam doon sa isang lalaki na di umano'y nakagawa isang kasalanan sa pamamagitan ng pagsabog ng mga salitang blasphemous sa pampublikong pag-aari. Nais niya ang bagong sheriff na si Ethan ay umasa sa lalaki, ngunit siya ay naninindigan na huwag gawin yon. Kaya sabi niya, siya na ang bahala dito at ipapadala siya sa ibang lugar. Dumating sina Teresa at Ben sa paaralan kung saan nakasalubong nila ang punong guro, si Megan Fisher. Siya ay ipinahayag bilang mayor ang asawa ni Brad, si Megan, ay mabilis na nakipagbanding kay Ben at dinala siya sa silid-aralan ng ako, naaalagaan sila sa oras ng recess, tinanong niya ang bata at isang ilang kakaibang tanong tungkol sa kung saan siya nanggaling. Para bang sinusubukan niyang kalimutan si Ben tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Samantala sa istasyon ng sheriff, nakipag-usap si Ethan sa kriminal na si John at nalaman niyang pagod na rin siya sa bayan, isiniwalat ni John na napadpad siya sa Wayward Pines noong 2001.
At mula sa araw na iyon, sinubukan niyang tumakas sa lugar ng ilang beses ngunit walang anumang tagumpay bilang ang makipag-usap. Biglang tumunog ang phone at nang kunin ito ni Ethan, isang babae sa kabilang banda, ang nag-utos sa kanya na si Ryan at si John. Sa susunod na araw sa gabi, ibinahagi ni Ethan ang buong pagsubok kay Teresa at sinasabing kakaiba ang kinikilos ni Mayor Brad na parang may itinatago. Kaya naman, plano ng mag-asawa na mag-set up ng hapunan kasama ang mga Fisher upang makahanap sila ng ilang impormasyon tungkol sa lugar na kumikilos sa planeta. Nilapitan ni Teresa si Megan kinaumagahan sa paaralan at inanyayahan siya sa alkalde para sa hapunan sa kanyang bahay. Gayunpaman, nais ng huli na magkita sa isang neutral na lugar. Kaya tumira sila sa isang mataong restaurant sa palengke ng gabing iyon. Sina Ethan at Teresa ay nagkita ng Fishers, kung saan ang nurse na si Pam, ang Bollingers, at ilang iba pang residente ay kumakain. Matalinong dinala ni Teresa si Megan sa banyo at nang sila ay mag-isa, sinubukan ni Ethan na pinindot ang alkalde para sa mga sagot, ngunit walang ibinunyag ang matanda pagkatapos ng nabigong hapunan. Inihatid ni Ethan ang kanyang asawa sa bahay at pagkatapos ay nagtungo sa istasyon. Doon niya sinabihan si John na maghanda habang pinapalaya niya siya sa kakahuyan. Nakapagtataka na ayaw tumakas ni John dahil alam niyang kakaunti lang ang tsansa niyang mabuhay. Sa kabila nito ay pinilit siya ni Ethan na sumama sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa malapit sa bakod na binabantayan ng mataas na boltahe at sinabihan ni Ethan si John na umalis. Ngunit ang huli ay nag-aalangan, ayaw niyang may magkagulo dahil sa kanya kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili. Ipinakita niya kay Ethan, isang malapit na impyerno kung saan maaaring makatakas ang isang tao sa bayan, at pagkatapos ay dumb eye kick matapos agad siyang patayin ng electric fence. Bagamat nawasak, umuwi si Ethan na may plano sa isip. Doon, sinabi niya kay Teresa ang lahat tungkol sa nangyari at hindi na bumalik ay ipinahayag niya na tinawag siya para sa isang bagong trabaho. Kinaumagahan siya ay nasa kanyang kasiyahan na ang kanyang asawa ay nakakuha ng tiwala ng ilang mga tao sa bayan. Kasunod nito, kumuha siya ng ilang armas at ulo, bumalik sa kagubatan. Ang episode ay nagtatapos ay Ethan kahit papaano ay kaliskis ang steep hill at nang marating niya ang tuktok, isang misteryosong humanoid na parang figura ang bumungad sa kanya mula sa mga anino.